Hi everyone, it's Becky Mon once again. Nandito ako ngayon sa CBRC Catanduanes, Virac Catanduanes, kung saan kasama ko ngayon ang isa sa mga students namin na nagre-review for March 19, 2023 board exam, no? Si Ma'am Fe. Anong buong pangalan mo, Ma'am Fe? De La Rosa. Ma'am Fe De La Rosa. Ilang taon ka na, Ma'am? 58 ngayon. Ayan, 58 na si Ma'am Fe. And nakakatuwa kasi 58 na siya na kapag decide siya na graduate ka ng BS Ed. Anong year po? 2021. Ah, 2021. Bale, first take mo ba to? Pangalawa. Okay, kailan ka unang nag-take mo, Ma'am? October 2. Ah, nag-CBRC ka noon? Hindi. Ah, ngayon nag-CBRC ka dahil nag-CBRC ka, nako. Good luck talaga sa iyo. Kayang-kaya mo na 'yan. No? Ayan. Anong pinakakaabalahan mo, Ma'am Fe? Asa ngayon, nagtatanim ako ng mga gulay. Dagdag kita. 'Yun ang libangan ko habang hindi nakakapasok trabaho. Ilan ang anak na ni Ma'am Fe? Sa una, isa. Tapos, yung sa ngayon, dalawa. Kala ko may pangatlo pa. Dalawa lang ba yan? Ano nangyari doon sa una? Ano yun? Yung naikasal kami sa Pilitan. Ah, sa Pilitan lang. Ayun. Ngayon naman, paano mo napag-desisyonan na gusto mong maging guro, ganyan? Eh, kasi noon, pangarap ko talaga, doktor. Uh-huh. Eh, yung mga magulang naman noon, pag babae, hindi pinapag-aral kasi nasa bahay lang daw. Uh-huh. Yun ang mga paniniwala ng mga matatanda noon. Uh-huh. Ay, nakapag-aral ako ng first year, second year, inaaral ko ang sarili ko. Tapos yun, nakapag-asawa ko, hindi na ako nakapagpatuloy. Tapos nung naglilinis ako sa simbahan, ayun, may pumasok na dahil umuulan, nakisilong. Tapos nakita yung anak kong, may anak akong special child. I-enroll daw sa ALS. Sabi ko, kung pwede, di pwede, sabi ko. Sabi, ikaw, mother, enroll ka. Sabi ko, kung pwede, enroll ako. Binagyan ako ng form. Eh di, nag-ano ko sa ALS. Tapos nung mag-ano na, sabi, mag-ano ng exam, yung makapasa daw dun, yung mag-i-exam sa, ano, dito sa pilot. Eh di, sinagutan ko naman. Pag ano na, sabi, ay, madam, maka-ano ka, highest ka sa ano. Eh, nangiti lang ako. Ayun, nung mag-ano na, di nag-exam kami dito sa pilot. Hindi ko naman akalain na magpapasa ako kasi, ano, yung mga kasama ko, masagot na ng question, ako naghahanap pa ng ano, ng room. Siguro, nangangahalatian na silang nakasagot. Ako wala pang nasagot kahit isa. Eh, di yun. Nung makuha ko na, di nagsagot na ako, wala. O ano na, habol, ano na, para nang hinahabol ng luto. Eh, pagkatapos namin mag-exam, wala na yun sa akin. Hanggang sa gabi, dumating yung ano namin, teacher. Sabi, ay nanay, nakapasa ka. Ay sinabihan ko pa ng, si sir naman, nagsisiningwaling. Ganyan, hindi naman ako naniniwala. Tapos yun, pero yung asawa ko, sabi naman sa akin, matanda ka na, nag-aaral pa. Joke-joke lang to, sabi ko. Tapos nung makapasa na nga ako, galing yung asawa ko dun sa labasan, pagdating, maghahanap tayo ng sponsor na magpapaaral sa'yo. Sabi ko, bakit naman? Sabi mo, matanda na ako. Basta, sila. Yung pala, may nakasabit na tarpulin na dun sa bahay tanod. Wala akong kaalam-alam. Ayun, nung malaman ng kapatid ko, sabi, mag-aral ka. Si ate naman, yung hanap buhay namin, sa pagkain lang namin, mag-aaral pa ako. Ay ko, laro-laro lang yun eh. Mag-aral ka. Tapos, dumating na naman yung nagtatrabaho kami sa eskwilahan. Dumating naman yung teacher namin. Ay, nanay, mag-ano tayo ng ano? I-enroll. Sabi ko, oo, enroll tayo. Sabi naman ng yung kasama ko doon sa trabaho dahil dalawa kami nakapasa sa ALS. Ano nanay, mag-aral ka? Oo.
Ay ko naman, eh, yung oo ko, puro lang, biro lang lahat yun. Eh, sumama naman kaming dalaw sa Agitut sa Birak. Itaano na yun, second semester na. Kaya nag-enroll kami dyan sa Catanduanes College. Eh, dyan pala sa Catanduanes College, walang pinipiling edad. Kahit naman sa... Kahit may anak ka na, isama mo sa eskulahan, okay lang. Kaya yun, ka pag-aral ako. Yung nagpapaaral sa akin, yung kapatid ko. Dahil siya yung gustong mag-ano, dahil pangako yun sa akin noon pa. Asan siya lang dito sa Pilipinas? Hindi, nasa California. Tapos yun, hanggang sabi nung isang professor namin, kung kailan matanda ka na, saka ka nag-aral, sabi, anong ginagawa nung munang ano, nung bata ka pa? Sabi ko, gusto ko lang makamit yung gusto ko noon pa na gusto kong makapagsuot ng tugang itim, sabi ko. E di, grabing mga naririnig ko, kesyo, magtatapos daw ako, retired na diretso. Eh, hindi ko lang pinapansin yun hanggang sa may nakakasabay ako sa tricycle. Sabi, ay, ikaw pala yung nag-aaral na, ano, may edad na. Sabi ko, oo. Sabi, ano nga, eh, ginagawa nga kitang example sa mga estudyante ko. Pwedeng may i-share ko yung kasaysayan. Oo, wala namang problema. Kahit yung mga professor namin dyan sa CC, wala akong kaalam-alam. Dala-dala na pala ako dun sa pag-ano nila, pag-lecture. Tapos yung ano, wala namang kaalam-alam. Yung iba ko palang mga kaklase. Ginagawa na pala na akong ano, yung parang lakas ng loob. Gusto nilang tumigil, pero pag nakikita akong pumapasok, ay, sinanay nga, kahit umulan, bumabagyo, pumapasok eh. Totoo. O, nung ano na, nung mag-ano na kami, magtapos na kami noong 2021, nagpapasalamat na sa akin. Eh, sabi ko, ba't naman kayo nagpapasalamat sa akin? Eh, nakatulong ka sa amin, grabe. Sabi, wala naman akong binigay sa inyo, hindi naman ako nagpapaaral sa inyo. Hindi, yung lakas ng loob, at saka yung mga ano, daladala mo na yata yung... Ano ka, yung parang bilihan na ako ng mga gamit sa eskwelahan. Bakit naman? Dala-dala, lahat nasa bag mo eh. Kaya kung ano-ano sa akin, ano, sabi ko, okay lang naman, basta't meron. Ayun, nakatapos ako, nung ano na, sabi nung mga klase ko, exam tayo salit. Sabi ko, sige, sige lang na sige. Tapos, ang problema sa akin, hindi ko marunong mag-ano ng cellphone. Ay, sila yung nag-ano sa akin. Hanggang nag-exam kami noong October, hindi naman ako nag-ano, nag-review dahil mahina nga ako sa mga ano ng cellphone. Eh, hindi pa noon ano yung... Hindi pa face-to-face. Oo, online pa, kaya hindi ko nag-enroll. Nag-self-study na lang ako sa akin, bahala na. Ayun, lakas ng loob kahit walang ibubuga. Ayun naman, nung... Di, hindi ko nakapasa. Ano, inano naman ako ni, ano, ni Jerek. Nay, mag-review tayo. Sabi ko, saan ba yan? Yan sa ano, Raog Building. Mag-enroll ka na. Ay, bakit ikaw nag-enroll? Oo. Ay, punta naman ako dito, enroll. Sige lang. Ay, sabi nung kapatid ko, mag-ano ka, mag-review. Kasi ate naman, wala akong pambayad. Laging yun ang problema. Dahil wala naman talagang pambayad, saan naman ako bukutuwa. Buti mabayad ang kapatid mo, no? Tapos yun, hindi, parang ano siya yung... Parang iniisip niyang kaya ko. Pero para sa akin naman, di ko sigurado kasi yung ano, natutunan ko ngayon, pag kinabukasan, parang nawawala ang sa isip ko. Kaya yun, nagte-take note ako para yung mabasa ko pagdating sa bahay. Dahil, oo, nakakapasok sa ulo ko. Kaya mahirap pala ang nag-aaral na, ano na, may edad na. Pero, okay lang. Gulang nang go, sabi ko. Kung anong kung lumabas dyan sa isip ko sa pag-exam, bahala na kung para sa'yo, para sa'yo yan. Sabi ko. Dahil marami naman dyan ang mga, ano, mga tataas ang grade, pero hindi nakapasa. Totoo yung, yan. Hindi yung mga mahihina, nakapagkapas. Kaya swerte lang sabi ko, kung para sa'yo, para sa'yo lang. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Yun ang katuwiran ko ngayon. Kaya, totoo naman din,
Well, ang matututunan natin sa buhay ni Ma'am Fepo ay talagang there's no deadline. Kung talagang gusto mong i-chase o habulin ang iyong mga pangarap, walang deadline, tama. Kahit ikaw ay anong edad, basta may kakayahan ka, may kagustuhan ka, at may pagkakataon na mapatunayan mo na kaya mong marating ang mga pangarap mo, ay magagawa mo yun. At dito sa CBRC ay aming itinataguyod ang ganito. Kaya dito tinatanggap namin kahit may mga edad, and of course, pinapahalaga namin yung mga katutubo na nag-aaral sa iba naming branches. Kaya si Ma'am Fe ay isa sa mga halimbawa na walang deadline ang pagtupad natin sa ating mga pangarap. Ma'am Fe, kung may mensahe ka doon sa mga ibang nag-review, sa ibang mga estudyante, sa mga kabataan, ano po yun? Ang masasabi ko lang, focus lang, basa, ano importante, basa lang ng basa at iniintindihin kung anong binabasa. Dahil kahit basahin mo basahin, hindi mo naman naiintindihan, useless din. Kaya dapat, sikapin mo. Patutuwa lang, mahina rin ako sa English. Pero sinisikap kong intindihin kahit paano. Dahil sabi ko, yun lang ang ano ko eh. Yung talagang yun ang gusto kong makuha noon pang bata pa ako. Dahil ang pangarap ko talaga, doktor. Hindi na naman talaga, sir. Doktor. At alam mo ba na sa pagtuturo, pwede ka din namang maging doktor, di ba? Mag-masters ka. Pagkatapos mag-masters, saka ka mag-doktor. Oh. Di ba? PhD. Okay. Tsaka naisip ko noon, sabi ko, ala, nagsimula ako sa ALS. E pag nagtapos ako, sir, di mag-ALS din ako. Kasi wala naman ako mapuntahan sa edad ko, wala na eh. Pwede naman actually sa iba, ha? Oo nga, 58 ka na nung magre-retire na. Pero hindi yung basihan para gawin nating tampulan ng katatawanan yung mga kaklase natin na nag-aaral na may mga edad na. Dahil ang mga ito ay mga tao na nangangarap din lamang na matupad ang kanilang mga pangarap. At totoo ang sinabi ni Ma'am Fe kanina na hindi natin kailangan maging sobrang talino para makapasa sa board exam or maging sobrang galing. Minsan nga, yung mga honor students may hindi din pumapasa. Kaya ito ay bukod sa swerte-swertihan lamang ay kung talagang para sa iyo ay mapapasa iyo. And ang sinasabi nga natin, because God always works in a perfect timeline. Once again, this is Sir Bern for CBRC, spreading love, light, and kindness. Bye! Thank you, Ma'am Fe! Thank you! Bye po! Ayun! Bye.